This is the aftermath of an explosion at a Korean restaurant in a mall in Calapan City, Oriental, Mindoro. This video shows employees of the restaurant calling for help at the parking area of the mall. They were injured by the blast. A minibus driver who was waiting for passengers and his dispatcher were also hurt in the incident. Yung kasama na yung dispatcher, diyak ang ulo, sirit ang ulo. Tapos yung mga nandiyan, masunog. Galing pa po kaming Gloria para lang po makakuha kami ng update. Kaso wala pa po, hindi naman po kami pinapapasok sa hospital. Kailangan pa po namin magpa-antigen, which is magbabayad pa po kami ng 900. Authorities say 18 people sustained injuries in the blast, which include customers and some people outside the mall. In fact, merong dalawang Korean nationals pa na kumakain din that time. Yung mga empleyado, they suffered third degree burns, ano? So medyo malala, pero immediately naman nadala agad sila sa hospital. Yung mga gamot nitong mga nagkaroon ng injuries ay tinutulungan na po ng city government. The explosion damaged 13 vehicles and 2 nearby establishments which had their glass walls shattered, including a shop that was set to open tomorrow. Doon sa mga witnesses na interview, wala naman nakitang sunog at may mga naamoy silang mga kaibang amoy, parang amoy gas. Yung mga pinaglulutuan na centralized gas. So yun ang posibleng tinitingnan yung nagkaroon ng leak ba? Opo. It will conduct a gas leak test on Friday to verify the cause of the blast. Dennis Datu, ABS-CBN News, Calapan City, Oriental, Mindoro.